Magandang gabi po, mga kapatid, mga kababayan, sa ating mga panauhin ngayong gabi. Maligayang bati po ang paabot namin sa inyo. Sana ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating gaganaping ito na pagtitipon. Una, nagpapasalamat po kami sa pamahalaan ng Marikina. Sa kami po ay naririto to reach out, sapagkat yun po ang sinampalatayanan namin na utos ng Diyos sa isang mangangaral. Mangaral ka, sumawata ka, sumaway ka, at mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo sa ikalawang Timoteo 4:2. Batas po yan ng Diyos sa mangaral. Ang katunayan, hindi nga namimili ng panahon eh. Dapat po, walang pinipiling panahon ng isang mangangaral na nangangaral ng salita. Sabi sa English, be instant in season and out of season. Preach the word, exhort with all long-suffering and doctrine sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Utos po ng Diyos mangaral ang mangaral. Mas maalwan nga po ngayon, mga kababayan, mas madali, hindi kagaya ng panahon ng ating Panginoong Jesus na kailangan siyang maglakad at ang mga apostol. Ginagamit nila ang paglalakad, walang sasakyan, mahihirap lang po ang ating mga apostol nung una, ang Panginoon Jesucristo naman ay mahirap din, hindi siya nakakarwahe. Bagaman may karwahe nung panahong una, dahil sa kahirapan, naglalakad sila. Bayan-bayan nililibot na ang pangangaral ni Jesus, isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Ayon, yan na may nasa Biblia talaga, na talaga naglalakad siya. 8:1 ng Lucas. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na sila'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. Ayan, siya'y nangangaral, naglalakad sa mga bayan, sa mga nayon. Eh ngayon po, pwede ka namang sumakay. Hindi naman kailangang mayamang ka ngayon para makasakay ka. Pwede kang mag-jeep, mag-MRT, pwede kang mag-train, pwede kang mag-kotse. Lalo na sana ngayon dapat intensified ang pangangaral kung ang nangangaral ay mayroon takot sa Diyos. Marami kasing mangaral ngayon nakatago lang, hindi lumalabas. Hindi mo makita sa telebisyon. Hindi mo tuloy maganap yung sinasabi ng Biblia na magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Eh wala kang matanong eh. Yung mga puno ng relihiyon nakatago. Untouchable, unreachable. Hindi mo matatawagan man lang sa telepono. Sa atin po, pinipilit nating magawa yung sinasabi sa Biblia na ibigay natin ang ating sarili available na matanong ng sino mang gustong magtanong na mayroong suliranin sa pananampalataya. At yan po ay nakasulat sa Biblia na dapat naman pag-ukulan ng tamang pansin na masagot naman. Pakinggan nyo sa 1 Pedro 3:15. Inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayon, sabi ng Biblia, sa pagsamba natin kay Kristo, inyong wikang sambahin si Kristo sa inyong mga puso. Ang bahagi po ng pagsamba kay Kristo, eh yung lagi kang handang sumagot
sa sino man o sa bawat tao na humihingi ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, gayon may sa kaamuan at takot. Yan po ang obligasyon ng isang Kristiyano, lalo na ng mangaral, sumagot sa mga tanong ng mga tao na mayroong mga katanungan o problemang pananampalataya. Yan po ang layon kaya kami narito, hindi para makipag-away mga kababayan, hindi rin naman para magyabang o ipangaral namin ang aming sarili. Ang amin pong layunin makapaglingkod sa mga bagay na hindi ipinaglilingkod ng iba. Pag tinanong mo naman, di naman Biblia ang gagamitin sa'yo. Ang gagamitin yung pinag-aralan niyang filosofya, bawal naman yun. Sa Colossians 2:8, ganito po ang nakasulat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ayon, pagka-filosofya hindi ayon kay Kristo, mag-ingat ang wika kayo. Sa English nga, maganda pagkakasalin dyan eh. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Sabi sa Kastila, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Cristo. Yan po. Kaya delikado yung relihiyon, yung pananampalataya. Pag ang pananampalataya mo nakabatay sa tradisyon ng tao, mga salit-saling hinuha at sabi ng mga tao, sabi ng Biblia, mag-iingat kayo. Baka kayo'y mahulog sa pagdaraya, sa pilosopya, sa kung ano-anong mga salit-saling sabi ng mga tao ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Kaya po, kailangan maging ayon kay Kristo. At para makatiyak tayong ayon kay Kristo, dapat ayon sa Biblia. Eh kasi, mula sa umpisa, naniniwala tayo sa Biblia. Ang Biblia ang kalipunan ng mga salita ng Diyos na kanyang ipinakikipag-usap sa tao. Iyan ang mga aral na itinuro ng ating Panginoon na ipinasulat niya para makarating sa atin. Pagkatapos, meron ngayong isang tao magsasabi, hindi na kailangan tanungin ng talata, siya na lang ang tatanungin. Paano kayo nakakatiyak na yung sasabihin niya'y totoo? Ha? Paano matitiyak? Ang Biblia po, yan ang written word of God. Yan ang batayan ng pagkilala sa Diyos. Pag wala sa Biblia, bawal nga ng Diyos maniwala pag wala sa Biblia. Pakinggan nyo, 1 Corinto 4:6, basa. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Bawal ngang matuto ng higit sa nakasulat eh. Ha? Upang matuto kayo sa amin, huwag ihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo'y huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kapalaluan yung pagkawala sa nakasulat, ituturo mo pagpapalalo yun. Minus the Bible, siya na lang. Mali po yun. Kaya nga may Bible o may Biblia, yan ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Jesus. Kaya yan isinulat, utos ng Diyos na isulat yan para makarating sa atin. Pakinggan nyo, sa 14:37 ng 1 Corinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nasulat yan, utos ng Panginoon eh. Eh para kanino yan? Yung mga isinulat na yan na utos ng Panginoon na isulat. 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Kita nyo?
yan isinulat hindi para sa kanila, eh kasi kasama na nilang personal si Kristo at mga apostol eh. Pero yan ang wika, isusulat ukol sa lahing susunod para sa atin. Ang katunayan, 1 Corinto 10:11. Basa. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Para sa atin yan, ang mga dinatna ng katapusan ng panahon, nangyari sa kanila, nasulat upang magpaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Di para sa atin yung kasulatan. Sa mga katid, pag itinatanong mo yung sitas ng Biblia, lalo na sa mga ngaral mo, yun ang sign na ikaw ay mahilig sa salita ng Diyos. Kaya ang mga tinatanong, di ba? Tapos sasabihin eh, anak ka ng demonyo pag nagtanong ka ng talata. Ano ito? Iba ito. Ha? Sipin mo yan. Magtatanong ng talata, anak ng demonyo. Eh, talata ng Biblia, ang Diyos ang may sabi nun eh, na ang kasulatan sasaliksikin. Ang Diyos ang may sabi, 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang Diyos mismo po ang may sabi niyan eh, saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon, basahin nyo. Walang kulang yan. Kaya kailangan lahat ng aral nasa Biblia mo kukunin. Eh pangalan, meron lilitaw na Pilipino magsasabi na huwag ka na ikang magtatanong ng talata dahil anak ka ng demonyo pag nagtanong ka. Masamang ano yan, aral yan. Nako mga kababayan taga Marikina, napaka ganda ng pamayanan nyo. Hanga ako sa Marikina. Natira ako rito nung 3 taon po ako rito nung ako'y 15 anyos. Natira kami rito nung ginagawa yung American Standards, yung gumagawa ng mga kasilyas. Sa may kalumpang yata kami nakatira nun. Bata-bata pa ako. Ang mga taga Marikina, mga industrious people, hindi sila tamad. Marami sila ritong pinagkakakitaan. Ngayon, naririto kami, magsuri kayo, malay nyo. Utos kasi ng Diyos yun eh. 1 Tesalonica 5:21. Pakinggan nyo. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Sabi po ng mga alagad, subukin nyo lahat ng bagay. Prove all things. Hold to that which is fine. And abstain from all appearance of evil. Ang sabi sa Kastila, examinadlo todo, retened lo que fuere bueno, apartaos de toda apariencia del mal. Yan. Tinyo, pinapalayo tayo sa masama, pinaiipon sa atin yung mabuti. Ganyan po ang sabi ng Biblia. Kaya, naririto ako, gusto nyo po akong subukin para matupad yung sinabi ng Biblia sa 1 Juan 4:1. Pakinggan nyo po. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Pinasusubok po eh. Maraming bulaang propeta, subukin mo kung siya'y sa Diyos. Kaya napapasubok ako sa inyo, mga kababayan. Gusto nyo po, umpisahan na natin ang subukan. Tignan natin kung maaari tayong maliwanagan sa salita ng Diyos. Ako po, hindi ko sasabihin sa inyong huwag kayong magtatanong ng talata. Dapat itanong nga ninyo yung talata o yung verses of the Bible. Ano ba talaga ang focus ng Diyos?
na relihiyon para maligtas ang isang tao. Ang Biblia po, nagtuturo ng lahat ng bagay na ukol sa Diyos. Yung paglilingkod, pagsamba, pananalangin, pagre-relihiyon, nasa Biblia po lahat yan. Siyempre, ang sagot, kung ano yung nasa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Kaya nga po nasulat yun ang utos ng Diyos eh. Babasahin ko uli, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni naman na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan, ang utos ng Diyos, yung nakasulat. Ang lahat ng isa inyo'y isinusulat ko, wika ni Pablo, pawang utos ng Panginoon. Therefore, kung ano yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. Eh, pagdating po sa relihiyon na sasamahan, sa relihiyon na ating aaniban, eh, kung ano yung nakasulat, di yun ang utos. Pakinggan nyo, sa 12:9 ng Roma, ganito sinasabi. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun, aanib tayo eh. Pero kung pansinin nyo, aanib tayo sa mabuti. Makisanib kayo sa mabuti. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Aanib kayo, sasama kayo sa mabuti. Ang tanong natin uli, alin ba yung mabuti na aaniba natin? Doon tayo sa mabuti aanib. Alin yung mabuti? Pakinggan nyo sa 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Yung mabuti na aaniba natin, yung kautusan. At yung kautusan, yun nga yung nakasulat eh. Pagka doon ka umanib sa nakasulat, nakakagawa ka ng mabuti, nakakasanib ka sa mabuti. Kung alin yung nakasulat, doon tayo, huwag tayong hihiwalay sa nakasulat. Yung nakasulat, yun ang totoo. Ngayon, pagdating sa relihiyon, ano ba yung nakasulat? Pakinggan nyo sa 1 Corinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yan po ang nakasulat na relihiyon sa Biblia. Kung ang kahulugan sa inyo ng relihiyon ay yung samahan o yung iglesia, ang iglesia ang nakasulat, yung iglesia ng Diyos. 12 beses pong nakasulat yan sa Biblia. Bibigyan ko kayo ng ilang talata. 1 Corinto 1:1, 1 Timoteo 3:15, Galacia 1:13, tapos 1 Corinto 10. Ang nakasulat po dyan, iglesia ng Diyos. Yan po ang iglesia ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid. Ayan. Ano ba ang utos ng Diyos na pagsamba? Dahil sinabi ng Diyos na sa anong araw ibigay ko sa inyo, ito ang pagtutuwa sa atin. Paano raw ba yung pagsamba? Sabi raw sa Israel, 6 na araw. At tapos yung 7th araw ay yun ang pagsamba lumalabas. Alam nyo mga kapatid, ang pagsamba sa tunay na kahulugan, hindi naman po yung araw eh. Hindi po yung araw ang mahalaga doon sa pagsamba. Sa panahong Kristiyano, hindi na po partikular yung araw. Pakinggan nyo sa Kolosas, Kapitulo 2, Versikulo 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. Ayan, sino man, huwag nang humatol sa inyo tungkol dyan sa mga pagkain,
sa mga pag-inom, yung mga bawal nung araw sa Israel. Bawal kumain ng baboy, walang kaliskis, walang palikpik. Sino man wag nang humatol dyan, wala na yan eh. Yung tungkol sa kapistahan, o yung sa mga bagong buwan, o sa mga araw ng Sabat, wala na po yan. Lipas na yan. Pakinggan nyo, 9 Gs ng Ebreo. Paribhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Meron palatuntunan sa Israel nung araw na mga palatuntunang panlaman, iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya meron ho talagang darating na pagbabago. Mababago ang batas na iniukol sa Israel, darating ang isang bagong batas pang mundial, hindi pang Israel lang. 7:12 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya meron po mga kautusan sa panahon ni Moises, pinalitan pagdating ng panahong Kristiyano. Kaya yung halimbawa, araw ng pagsamba, sa panahong Kristiyano, hindi po particular yung pagsamba na araw. Sa Kristiyano, araw-araw nga sila eh. Nung ano, nagpupunta sila sa templo, araw-araw sila ron. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Hindi na sila namimili ng araw nung panahon ng mga apostol. Kung meron silang pagkakataong araw-araw magkatipon sa templo, ginagawa nila yon. Pero, sa panahong Kristiyano, mas imenos, ang ginagawa nilang araw ng pagkakatipon, unang araw ng Sanlinggo. Doon sila nagkakatipon. First day of the week, corresponding to Sunday sa ating panahon. Pakinggan nyo sa 27 ng gawa. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami na nagkakapisan. Ayan, nagkakapisan sila unang araw ng Sanlinggo upang pagputul-putulin ang tinapay. Therefore, ang pagkakatipo ng mga apostol, unang araw Sanlinggo, first day of the week. Ibig sabihin nun, Linggo yon. Kasi yung ikapitong araw, Sabado, nagkakatipon sila Linggo, unang araw. Anong katunayan? Sa Juan 20. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon na unang araw ng Sanlinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. Kakatipon na naman sila dito sa senaryong ito, kinahapunan ng unang araw ng Sanlinggo. At yung koleksyon, pagka nagkokolekta sila ng tulong para sa kapatiran, ginagawa rin nila yan unang araw ng Sanlinggo. Pakinggan nyo sa 1 Korinto 16:1 hanggang 2. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Kanyo, unang araw ng Sanlinggo sila kung magkatipon eh. Mga Kristiyano nung una, ang pagkakatipon nila, hindi Sabado. Unang araw ng Sanlinggo, madalas na mababasa mo, doon sila nagkakatipon. Pati nga yung koleksyon, doon pinagagawa eh. Sasabi mo ba naman eh, magkakatipon sila ng Sabado, tapos ang koleksyon, unang araw Sanlinggo, di malayo. Unang araw sila kung magkatipon. Yun po yung utos na pagkakatipon. Kung ang kahulugan ng sinasabi niyong pagsamba, eh pagkakatipon, ginagawa po yun unang araw ng Sanlinggo. Ngayon yung pagsamba per se, alam niyo kapatid, yung pagsamba, ano po yan eh? Akala nung iba, sasamba ika sila, pupunta ng kapilya, akala nila ang pagsamba, yung pagpunta sa kapilya, at mag-iipon-ipon, pagsamba. Hindi po totoo yun. Bahagi lang yun ang pagsamba. Pero ang tunay na kahulugan ng pagsamba, yung paglilingkod sa Diyos. Pag-aalay ng sarili sa paglilingkod. 12:1 ng...
Roma sa dating Biblia. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Doon sa saling ano ng Biblia, katampatang pagsamba. Pakilagay nga sa screen, katampatang pagsamba. Yung pag-aalay ng sarili bilang isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, yun ang katampatang pagsamba. Pakibasa mo yan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya ang pagsamba talaga, kung sa tunay na kahulugan ng salita, yung paghahandog ng sarili sa paglilingkod sa Diyos, offering of oneself in service to God, yun ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Kaya kahit Lunes, nakatalaga kang maglingkod sa Diyos. Limbawa, isa kang padre di pamilya, inutusan ka ng Diyos na yung pamilya mo yung kupkupin, maghanap buhay ka ng maayos. Habang nasa hanap buhay ka, dahil sumusunod ka sa utos ng Diyos, sumasamba ka sa Diyos. Halimbawa, merong isang taong nangangailangan ng tulong, sa kanyang kagipitan na tinulungan mo, sumasamba ka nun sa Diyos. Ang bawat pagsunod natin sa Diyos is an act of worship. Yun lang lumuhod ka, pagsamba yun Yung manalangin ka, pagsamba yun. Pakinggan nyo sa Diyos. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayong wika'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Pagsamba yun. Pagluhod. Miski nga yung pag-awit mo sa Diyos, pagsamba rin yun Bahagi ng pagsamba. So ang pagsamba, hindi isang araw lang. Ang pagsamba'y lahat ng araw ng ating buhay, sasambahin natin ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya o pagsunod sa Kanyang kalooban. Yan po yan, kapatid. Hindi na si Kristo ang Diyos. Dahil sa buwan po, magsasang sabi ng Kristo, yung mga kami, Ama, Apo, kapit ang ipakita mo sa amin ang Ama at sa Kapit na Ano. Kaya kung magkulong ko, nangyari, matagal na akong kasama niyo, kaya hindi pa rin ang lalaman ako. Nakita niyo ako, nakita niyo sa amin. Siya po'y Diyos, hindi siya yung Ama, siya yung anak ng Diyos. Nang pasimula ay ang Berbo. Ang Berbo ay suma sa Diyos. At ang Berbo ay Diyos. Napansin nyo, dalawa yung Diyos dyan oh. Diba? Ayun oh. Nang pasimula, siya ang Berbo. Ito yung Berbo. Ang Berbo ay suma sa Diyos. Hindi, dalawa sila. Hindi naman pwedeng sabihin sumasad Diyos siya kung siya na rin yung Diyos. Tama po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, sumasad Diyos, iba yung Diyos na sinasakanyahan niya, iba siya. At ang Berbo ay Diyos. O di, Diyos sila pareho. Pero hindi siya yung Ama. Ang anak ay Diyos, pero hindi siya yung Ama. Pakinggan nyo, sabi ng anak, 14:28 ng Juan, basa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama lalong dakila kaysa akin, my Father is greater than I. Yon. Iba yung Ama, iba siya. Meron siya sariling kalagayan, meron sariling kalagayan ng Ama. Ang katunayan niyan, pakinggan nyo, sa 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Teka muna,
nung kausap niya yung Ama, paano niya kinausap? Puntahan muna natin yung uno. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Palang kinakausap niya yung Ama, nakatingala siya sa langit. Ayan po. De, hindi siya yung Ama. Kung siya yun, ba't naman titingala pa siya? Ano siya? Umaarte. Eh, siya rin pala yun. E, tumitingala siya sa langit. Kinausap niya yung Ama. Anong sabi niya sa Ama? 17:5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ngayon, luwalhatiin mo ako nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sa English, ang sabi, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Tanyo? Magkasama na sila bago pa nagkaroon ng sanlibutan eh. Ang katunayan, hindi pa nga nagagawa ang lahat ng bagay, magkasama na yun eh. 34 ng kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yung nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa, magtatay. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? O di mag-ama. Yan. Kaya nga nung gagawa sila ng tao, nag-usap sila eh. Lalangin natin ang tao. O di ba? 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Oh, lalangin natin. Eh kung siya mag-isa lang, sana lalalangin ko ang tao. Hindi naman eh, meron siyang kausap. Lalangin natin. Oh, de meron siyang kasama. Yung kasama niya, yun ang kanyang anak. Ganun po yan. Anong katunayan dalawa silang magkasama bago nilalangan lahat ng bagay? 8:22 ng kawikaan. Pakinggan nyo. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula. Oh. Bago nalikha ang lupa. Mm. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay. Bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Kita mo, magkasama sila talaga eh. Kaya yung ba yung tao? Ano eh kasi Kristo? Yung nagsabi sa yung tao yan. Ano lang yan, tao? Eh, wala pang ang mundo, kasama niyan eh. Oh, ngayon, magagalit ka sa akin. Huwag kang magalit, basahin mo. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako! Nandoon, wala. Liwa-liwanag ko. Sukat sabihin mong tao. Ano naging tao yan? Sino ba nagsasalita dyan sa talata? Ang nagsasalita dyan, yung karunungan ng Diyos. Alam nyo ba kung sino yung karunungan ng Diyos? 1 Corinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kristo yun, yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Si Kristo yun. Wala pang mundo, meron na niyan. Pakinggan nyo. 1 Corinto 2:7. Basa. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin.
Sino yung karunungan na yan na itinalagan ng Diyos bago nilalangan sa libutan? Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus. Sino yun? Hindi ba ang ipinako sa krus ay si Kristo? Kung nakilala sana nila yung karunungan na yan, sana di nila ipinako sa krus ang Panginoon ng Kaluwalhatian. So, ang karunungan ng Diyos, nakasama na ng Diyos bago palalangin ng sanlibutan, yung ipinako sa krus na Panginoon ng Kaluwalhatian. Sino ba yung Panginoon ng Kaluwalhatian? Santiago 2:1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng Kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Si Kristo pala yung Panginoon ng Kaluwalhatian. Ipinako sa krus kasi hindi nila nakilala. Yun yung karunungan ng Diyos na kanyang itinalaga bago pa nilalangan sa libutan. Kaya magkaiba po yan, kapatid. Iba yung Ama, iba yung Kristo. Magkasama sila, pareho silang Diyos eh. Pero magkaiba sila ng kalagayan. Pakinggan nyo, 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Mas dakila yung Ama, paano nga sila pantay-pantay noon? Ang katunayan, kahit pagdating ng wakas, talagang mas dakila yung Ama. Pakinggan nyo sa 15:24 ng 1 Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makapitbagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pagdating na nung pinale, di ba alam nyo ba yung pinale, mga kapatid? Ang pinale, kumbaga sa pelikula, yun ang ending, ano? Kumbaga sa kanta, yun na yung mahabang-mahaba ang mag-i-end na eh. Pagdating nung end, si Kristo rin susuko sa Ama eh. Paano silang pantay-pantay? Sino ngayon ang gustong makipag-diskusyon? Then, diskusyon tayo. Patunayan ko, hindi totoo aral na pantay-pantay. Walang away. Nasa Biblia kasi may patayan ako, ikaw wala eh. Wala eh, dal-dal lang eh, dal-dal, bunga nga. Walang talata. Dapat talata. Kung ang pagbabatay ang Biblia, ngayon kung magkukwentuhan tayo, pera na Biblia, kanya-kanya lang tayong kwentuhan, pagandaan ang kwento. O sino pa kaya maliligtas? Yan ang ating concern, mga kababayan. Dapat nga sa Biblia ang pananampalataya natin. Kapatid, tama na yun, oh. Maraming salamat po. Tatanong ko lang, bakit po hindi nyo sinasamba si Mama Mary? Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan, pag sinamba mo si Maria, masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin, yung lumalang. Pakinggan nyo, 1:25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh. Si Maria nilalang din yun eh. She's also a created being. Creature siya eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel sa Biblia,
bawal sambahin ang anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan, ha? Ayaw pasamba. Sasamba si Juan eh. Nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel, masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. Dos ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Eh kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Eh tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7-9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselos ang Diyos eh. Eh, pero mo, naman, siya gumawa sa'yo, tapos lumuhod ka sa iba. Ay, hindi naman ikaw. Hindi naman pinapasinasamba. Yun ikaw, pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Eh, ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Ha? Eh, babae naman ikaw. Eh, yun ang asawa mo. Eh, hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, ah. Patungkol naman sa iyo to, eh. Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa kanya, eh. Kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? Patay niyo, ah. Merong isang ribulto. Kahoy. Eh, pupunasan mo. Eh, uubo-ubo yung nauna, eh may nakapila, susunod siya. Baka may TV, no? Sabi nung susunod. Eh, ikaw ang Diyos. Eh, ikaw ang Diyos. Hindi ka kaya magselos. Biro mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Ha? Kaya baal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan, alam nyo mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siyang ama. O tapos? Sa bato. Iyong ipinanganak ako. Eh, ang nanganak pala sa kanya ay bato. Di Mama Mary naman. Biro mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan eh. Tao ka. Ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tanyo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa Abanya! Sa Abanya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka sa piping bato. Bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak
at walang hinga sa loob niyaon. Kanyo, awa-awa naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan, kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pang-ilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking ano yan, malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun eh. Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Kailangang pasanin, hindi makalakad eh. Mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo eh. Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, baka... Bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria masama yun. Nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba nung buhay sila. Naghihimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Nung makita nung mga tao naghihimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe. At Mercurio si Pablo. Sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. O tinyo, gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. O tapos, ano nangyari? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutuloy. Anong gawin mo? Anong pakialam ko sa'yo? Nakaganon yun. Wala naman pakiramdam yun. Tututul ba yun? Nako, mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo, ha? Wala tayong ginawa, kundi sumamba na sumamba, linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa, gayunman. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Tanyo, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, naalipin kayo ng sa katutubo'y hindi mga Diyos. Talaga naman tayo'y ginawang alipin sa relihiyon. Dinaya tayo, 500 taon na tayong dinadaya dyan eh. Marami pa silang mga palusot. Hindi naman ikaw namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ikaw ba ikaw, tatay mo, hindi mo ba ginagalang? Tama, sige, mag-usap tayo ng paggalang. Ginagalang mo tatay ko, ginagalang mo tatay mo. Yung litrato ng tatay mo, nilagay mo sa kwadro. Yung litrato ng tatay ko, ginagalang ko, nilagay ko sa kwadro. O, iginagalang mo yung tatay mo. Nilalagyan mo ba ng bulaklak yung litrato ng tatay mo? Kinakandilaan mo ba? Lumuluhod ka ba sa litrato ng tatay mo? Hindi.
Pwede hindi na paggalang yan, lagpas na yan sa paggalang, pagsamba na nga yan sa Diyos-Diyosan. Yan ang ibig sabihin niyan. Eh sabi ng Biblia, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Bakit? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang kasamang ginawa na ng tao, yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga hayop, ang mga ibon. At ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Kita nyo, kayo po'y makadiyos, at naniniwala kayo sa Biblia, dapat mag-isip kayo mga kababayan. Tama ba ginagawa ko o hindi? Ayon sa Biblia. Sa Biblia po, walang tao na dapat sambahin. Kahit anghel, hindi dapat sambahin. Kaya kahit si Maria, hindi dapat sambahin. Iginagalang ko si Maria mahigit kaysa sa nanay ko dahil nanay siya ng aking Panginoon. Pero hindi sa kasakdalang sambahin ko siya sapagkat magagalit naman sa akin ang aking kinikilalang Diyos sa langit. Yan po ang aming panalangin. Okay na po. Thank you. Alam mo kapatid, nung araw, wala namang Biblia. Nung panahon ni Eva at ni Adan, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng anghel. Ngayon, nung dumating yung panahon ni Moses na meron ng pwedeng pagsulatan at marunong na ang taong sumulat, inutusan ng Diyos isulat ni Moses yung unang limang aklat sa Biblia. Yung Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at saka Deuteronomio. Meron ng art and science of writing noon. Naisulat na ito. Ang unang-unang naisulat, actually, yung 10 utos eh. Isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Kaya, kasi noon, meron ng alpabetong Ebreo. Establisado na ang bansang Israel. Meron silang sariling lingwahe, meron na silang alpabeto. Kaya naisulat ng Diyos sa maiintindihan ng mga Ebreo. Yung sa 2 tapyas na bato. Tapos, pagkatapos ng pinasulat niya kay Moses yung 5 aklat. Pagkatapos nun, si Josue, yung sumunod kay Moses, nagsulat din. Tapos yung mga hukom, yung mga hari, nagsulat din sila. Kaya ni Hari Solomon, sinulat nila yung mga aral ng Diyos. Pagdating ng mga apostol, nagsulat naman sila ng itinuro ni Kristo. Doon na buo ang Biblia. Hindi na-discover yan, kundi iningatan sa mga panahon. Sa panahon Israel, yung Biblia inilalagay sa kabanang tipan, yung Ark of the Covenant. Isang sagradong kahon yun na ginawa sa akasya tapos nilagyan ng palamuting ginto. Doon inilalagay yung tipan, doon din inilalagay yung mga sulat ni Moises para maingatan. Iningatan yan sa panahon hanggang makarating sa panahon ni Kristo o kasi makarating sa panahon natin. Kaya ang Biblia, naisulat ito, mayroon na 3,600 taong nakakalipas yung unang mga aklat ng Biblia. Yung bagong tipa naman na isulat, 2,000 taong na nakakalipas. Nakarating yan sa ating panahon. At meron pang mga bato na natagpuan ng mga arkeologo na kinasusulatan din ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Kaya may ebidensya talaga ang Biblia galing sa Diyos. Ganun yan. Ngayon, nung ma-invento na yung papel, yung papyrus na tinatawag o papyri, yung sama-samang mga halaman na mayroong bark, tapos yung pinukpo, pinuong papel, na doon pinagsusulat na. Hanggang ngayon, meron pang existing noon. Actually, yung tinatawag na Dead Sea Scrolls, mga bahagi rin ng Biblia yun, nakasulat naman sa mga balat ng hayop. At hanggang ngayon, nasa museo yan ng mundo.
meron sa British Museum, meron sa American Museum, meron sa Vatican Museum, meron sa Germany, meron sa Egypto. Diyan nakalagak yung mga original na mga writing instruments na pinagsulatan ng Biblia. Hanggang ngayon buhay yun. Sino po ang mga anak ng Diyos na sinasabi sa Genesis, Kabanata 6 at 6 at versikulo 1 hanggang 2? Mga anghel po yun. Mga anghel po yun. Umalis sa kanilang kalagayan, kumuha sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak na babae ng tao. Basahin po natin yung 6:1. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga gaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nangagsikuha ng kanikanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ano mga naging anak nila? Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga gaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Nung mag-asawa yung mga anak ng Diyos, yung mga anghel, sa mga anak na babae ng tao ang naging resulta mga higante. Matataas, siyam na pie. Kumbaga, mga ganito, mataas pa sa akin na pagka yung ginanong ko yung kamay ko, mas mataas pa ron. Malalaking mga tao lumabas. Kasi yan hong mga anghel, iniwanan nila yung kanilang dating kalagayan, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Basahin natin yung Judas. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Mga anghel po yan eh, iniwan yung kanilang pamunuan, yung kanilang tahanan. Ang tinatawag po kasi sa Biblia ng mga anak ng Diyos, sons of God, mga anghel po yan. Nung ginagawa ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon, may mga anak na ng Diyos noon. Basahin natin ang Job. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibaya ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Nung inilalagay ng Diyos ang pundasyon ng lupa, naghihiyawan yung mga anak ng Diyos. Inglisin nga natin yon. Ang sabi dun sa 38:4, Where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare, if thou hast understanding, who hath laid the measures thereof? If thou knowest, or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nag-aawitan yung mga anak ng Diyos. Eh hindi po tao yon, dahil wala pang tao nun eh. Mga anghel po yon. Yan po yun ngayon na nag-asawa, nung marami ng magagandang anak na babae ng tao, kumuha sila ng asawa. Nag-intermingle yung lahi ng tao at saka yung anghel, ang ipinanganak, mutants, mga higante. Yun po ngayon ang nagpasama sa lupa. Kaya dumating yung panahon, ginunaw ng Diyos ang mundo, pinatay lahat yung mga anak ng mga anghel na yon para wag sumama ng sumama ang tao. Natira po ang walo, si Noe at ang kanyang mga anak. Yun po yung kasaysayan nun. Sino po ang nagsulat na aklat ni Job?
Alam nyo, maraming iba-ibang nagsasabi na nagsulat ng aklat ni Job. Meron nagsasabi, si Moses daw ang sumulat ng aklat ni Job. Wala pong batayan yun sa Biblia. Pero, yung aklat ni Job, kahit hindi po natin malaman kung sino ang sumulat, totoo po yun. Kasi, si Santiago binanggit si Job. Pakinggan nyo. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. So, yung kasaysayan po ni Job, totoo, kinikilala yun ni Santiago eh. Kaya malaman natin ni hindi, ang sumulat nun, ang nalalaman po ng totoo. Hindi na po mahalaga kung malaman natin kung sino pa sumulat. Basta isa po yun sa kinasihang sulat ng Diyos sa Biblia, yung aklat ni Job. Marami pong salamat. Salamat po. Ano po bang kasalanan ng nagagawa ng tao ang walang kapatawaran sa Diyos? Alam nyo, ang kasalanan ng nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Diyos, akala nung iba, pag malaki ang kasalanan, yun ang walang kapatawaran. Pag maliit, may kapatawaran. Mali po yun. Ang kasalanan po, kahit maliit, kahit malaki, kung hindi mo sinasadya, napapatawad. Sabi ni San Pablo, 1:13 ng Timoteo, ganito. Magaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako. Bakit? Sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Pagka nagawa mo po ang kasalanan dahil wala kang pananampalataya, wala kang alam sa Diyos, wala kang alam sa Biblia, napapatawad po yun. Gagaya ni Pablo, kinahabagan siya. Pero pag alam mo na po, tapos sinasadya mo, kahit po maliit yon, pagka araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon ang ginagawa mo, lalaki po ng lalaki, wala rin kapatawaran. Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Malaki po yung kasalanan, palaki ng palaki. Halimbawa, sugarol ka, sugal ka ng Lunes, sugal ka ng Martes, sugal ka ng Miyerkules, nagsugal kang buong Sanlinggo, sugal ka ng buong buwan, buong taon, habang buhay sugarol ka, ay wala ka pong kaligtasan nun. Palaki ng palaki yun eh. Akala kasi nyo iba, pagkapasugal-sugal lang, painom-inom lang, napapatawad. Tama, napapatawad yon. Pero pag pinag-uugalian mo ng paulit-ulit, di ka na nagbabago, ay, pakinggan nyo, sa Gis 26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Tanyo, wala nang patawad yun. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya wala po sa laki ng o liit. Ang masama po yung sinasadya na natin. Pero kahit malaki yung kasalanan na pagsisihan mo naman, kinumpisal mo sa Diyos, 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sa English, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. I will confess my transgression unto the Lord. Sa Diyos ka nagkasala, sa Diyos ka rin mangungumpisal. Sabi sa Kastila, mi pecado ti declare. Ino encubrimi iniquidad,
confesaré, dije contra mi mismos rebelión, mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, sabi ng Biblia. Kaya, alam nyo, ikinukumpisal sa Diyos eh, at saka dun sa tao na pinagkasalahan mo para mapatawad ka rin ng Diyos. Kung kilala mo yung tao, then humingi ka ng tawad. Sabi niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Para tayo mapatawad, magpapatawad din tayo. Kaya yung pagpapatawad po, batas ng Kristyanismo yan. Forgiveness or forgiving is part of God's will. Para mapatawad, magpatawad ka rin. Pag hindi ka nagpatawad, sa is ni Mateo, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Alam nyo, isa lang ang dapat nating masigurado. Pag may nagkasala sa atin, dapat magpatawad tayo. Siguraduhin nating marunong tayo magpatawad bago tayo humingi ng tawad. Kasi pagka hindi ka nagpapatawad, di ka rin papatawarin. Impyerno ka nun. Thank you.